Welcome back to my YouTube channel! Nagkita ka rin sa Dabao for 2 nights and 1 day. So nyo naman, anong paano kami dyan na ka? Kamita, saan naman niya turugan? Ang online lang kami, lantaw ang pinakamarapit sa airport at pinakamarato ng hotel. Sadya ang traveler's inn, ako ang nakita ni Jose. Kami mo dyan hanggang room suite dyan. Only na hindi ka lang makagamit wifi kung dito ka sa inyong rooms. Tulad niya, kantawa kung sa diin ang anong rooms. Partidya ka sa dalong bed. Pero pwede ka agpul dyan sa lobby kung gusto mo magamit wifi dyan. Tawo dyan, gagamit wifi dyan lang. So, ka, kantawa ninyo ang anong niya kwarto, room suite sa dalong. Pero duro rin ako dyan ang nag-stay. Tunod na marapit doon sa airport. Pag marapit sa syudad. Pag marato siyempre. So, ayan o. No? Kami sa dalim. Low underground, no? Hindi yun na. Pero daw, ground level lang nandiyan. Pati nga ito, siyempre, sa babaw ang nang lobby. Hindi siya mag-sulad sa kwarto. Siyempre, na makunti ka nga daw underground. Ground level lang. Ayan. Mag-overtake ko sa sisa. Ay. Ayan. So, ayan. Tawid, no? Duro ka rin dyan ng mga rooms. Tugid ka na sa puno. Pagawa. Sorry, doon dead end. Hindi, dead man. Dead man, dead end. Mga, oh, dalong. Another, so, dalong pag-ibig. Magpadalim-dalim. So, yan. Number 302 ang anong niya rooms. Iyay na lang. Wakal-wakal si Iyay. Kung ano ka si Josie, duro kang mga hotel. Hindi ka rin dyan. Kaya nito dyan lang buka ni Ima. At na, tirapit kita na sa sudad. Tirapit sa airport. Ano? Alam. So, ang silid. Kung po ano, kung magpahinay-hinay. Tunod niya hapon din ako pagpa-abot rin siya. Lahat lang kami mga 5 o'clock at magpanaw paagto sa aming karanaan. Sabihin, kami din tundo ang taxi driver na nami manda ko na. Kepunan ang dinatawag na boiling crabs. Yan. Okay. Na-istorya ko kanino sa Santa Blanco kung ano ang boiling crabs. So, tapos yung kami din pangkayapon, nagwa kami sa mag-ilat ng jeep. Nasakay kami sa jeep paagto rin sa amin. Kahit kain, samtang nabapanaw kami, dokter kilid sa radyo. Dokter agawa ka bluti. Ang amin nga naagyan, pag makalabot rin sa kaga. Ang kaaga, ano dyan ay, mamahaw kami, si Josie, wala ka na kailis. Panturong ka ng labayo. Ikuon na, dyan na kami kay Karen makaan sa amang pamahaw. Kay indigid man swerte kasilan kay amang mga tinae. So, kay Karen kami anong makaan. Ayan, panaw-panaw. So, pira mang gawa ka bloki. Ang amang makagyan, kay makalabot kay Karen. Medyo rapid-rapid ko, no? Pero, atsang ko daw rayo. Ang tawag lang. Kira ay hanggang bloke. Kaya makalabot kami kay Karen. So, bloke. Yan namin. Notice to the public. Mga yung nang notice ni Rian. Patabasa ko na, no? So, ka, tabok ka din. Magtabok ka din. Panaw ka din, panaw. Basta, kung sa diin kalabot kami. Plano naman, tapos naman pamahaw, maagto kami sa Magsaysay Park. Kung sa diin kami din tudlo, nang sa taxi driver, na makain ko ang durian. Kung gusto naman magkain ko ang durian, dito sa may Magsaysay Park. Para kami tamaan na may mas barato, galit na baraklan. Ang binatawag na durian dito sa bangkirohan.
Dahil nga kung gusto mo kung magkaan niya pa-sosyal-sosyal, dito sa Magsaysay Park. So dito kami anay nag-agto, wala na namin na dumduman ang bangkerohan. So, mulang ka. Tapos namin tra, balik naman kami, common room, daroon namin ang aming binakalabi rin ko sa Magsaysay Park pag mag-agto pagid sa syudad. Ang ginatawag na San Pedro Cathedral, ang tinanam. Uy, doon dyan kami kay Karen. So, dyan si Karen. Ang tanag-istorya ko na, sigla nang galit kita kagalabot kay Karen, no? So, nung upay dyan si Jessica, taklob dyan, namukag. Ah, nalang, namukas. Ang ginatawag na Calderohan ni Karen. Diba ako kadumdum ko na naman yung Karen. Basta nadumduman ko lang na nabusog nun kami pag sa amount niya. ₱280. Parato lang baligya ni Karen. Iti, bukan man itmasilan ang mga tinain naman pag ang aman mga sungad. So, nakapusog man ka naman ang baligya ni Karen. Okay, si Karen, Karen Daria, siyempre. Kaya mo dyan ang marapit, pag maaga nga bukas, nga nagpabahaw, magluwas. Kaya ang mga kalibitin ang mga makdoan o mga alas 7 ang oras para kaming gabarabi. Kaya may plano kami nga may agtunan pa mo. Hindi tinanglan aga pa kami mahalin. Aman niya. Turugan kag maglakwat siya. Tapos kain. Diretso kami sa may Magsaysay. Ay, hindi. Uli pa bali kami. Hindi gusto si Josie ko. Ito, no? Okay. Balik ka anay sa ating istorya. Basta magpa-agto kami sa may Magsaysay Park. Karoon kami sa may Magsaysay Park. Ang Japan, may nagalat ka dyan nga, makadayawan. 38 kadayawan. So, tunad niya bago lang gawa ang Kadayawan Festival. Tapos, third week kang Agosto, kagdyan ako, September 1, 2023. So, yan. Pagpanaog mo sa taxi, sabi mo ko na, no? And so, tubalaw kami kang mga kababaihan kung ma-file kami kang amon niya, COC. Filing ka mong panganda nga, COC Regis Certificate and Candidacy. May election ka ba'y sa October, no? Yan. Then, pagkatapos, nagbakal kami kang amon niya, Dorian. Ang Dorian na amang naging bakal, imbili na namin anay sa amang mga kwarto rito pag nagpasyudad kami. Samtang nagapanaw ang taxi, si Manoy nag-istorya ng anang nga sitwasyon. So, pamatian natin si Manoy. Dala, yung anak mo kumakain ng ano, tuyo. Oy. Dala, may prokali na yung anak kong bintik na. Pag nakagraduate yan, babawi dyan sa iyo kuya yan. Ay, hindi naman ako maghahabol sa kung sabong. Hindi ka din yan pababayaan kasi nakita niya sakripisyon niya mo sa kanila. Lahat ng anak ko, yung income ko, minsan, mahal kasing gasolina naman, minsan. Magkano po dito? 67 dito. Ganon din doon? Yan dito ma'am, kung may hinansya ako, 500. Ilang oras yung drive niyo kuya? 24 hours ma'am, nantok. Alam mo ma'am, parang minanok lang kami ng ma'am, matulog kami tapos igising. Biyahin na naman. Kaya isa kasi din po yan. Yung anak ko, si Timil ang isang buwan, mitik kasi yun. Mm. Tapos nag-board pa siya, 3,000. Iba naman yung sa anak kong isa. Opo. Ah, nag-board na yung anak niyo? Oo, katong kwan, si mitik yun. Dito ba siya sa Panabo, sa Davao ng kwan? Ay, galing. Panabo lang kami. Oh, malapit na po yan magtrabaho. Nare-diras galing pa mo? Walang pa nilang isang taon. Isang taon pa. Tapos mag-i-exam ulit yan. Oo. Oh. Mamutap pa ako ng pangbayad ng exam niya. Oo. Sige lang, maano din po niya yan.
Mahirap. Pero medyo maintindi kami, pero ang hirap. Mahirapan kayo. Pag, lalo na pag malalalim na, mahirap intindihin. Pero ako kahit ano pang Tagalog yan, kahit anong pang malalim na ano dyan. Alam nyo. Malito ko lahat-lahat. Ganyan, advantage niyo po yan kasi. Pag nakakuha kayo ng pasero na hindi marunong magbisaya, eh marunong kayo mag-ano, kayo makipag-usap. Napi ko bang tring, wala ikot. Ikabalong minigin niya sa airport na mo siya nalagin pa din lang. Buti na lang si Kuya makwento. Kaya ito, hindi na namin namalayan na malapit na pala kami sa papuntahan namin na bibilhan ng pasalubong. I don't can be this way. Saan? May nakalagay talaga. Bahay din po nila yan? Oo, bahay nila yan. Dahil itong mga artista dito, bibili mo. Saan yung lola? Saan? At saka, may libre pa yan nila ba? May ano yun? Lola at? Apo ni Lola, apo ni Lola. Ito apo yung ni Lola. Yun. Lola ato. Lola Abo? Abong. Abons? Lola Abons, this way. Talagang nilagyan nila, Raul, eh, no? Lola Abons on Raul. Nilagyan nila para hindi na magtanong yung mga ano. Dito, mga lahat-lahat, mga artista dito humipil. So, meaning to say, kakain yung mga taga-amin ng mga kinakain ng artista. Para na rin silang artista, di ba? yan, tingnan mo dyan. Maraming mga picture mga artista dyan. Maraming bumili. Oh, ayun ang mga total yung mayaman na yan. Ayan, ma'am. Dito kayo papasok, ma'am, dyan, ma'am. Dyan. Dito kayo bibili ng ano. Mayroon pang mga ano dyan, ma'am. Hintayin mo kami, kuya. Basta ikaw lang, ma'am. Kailang bahala sa... Picture muna kay Priscilla Duterte. Yan, si Lola Abon. Yan siya, oh. Nagpa-picture din ako sa kanya. Ah, diba? Yan, ang may-ari ng Lola Abons Candies Pasalubong Center. Ayan, ang dami, daming candies dito. Hindi lang door yan ang mabibili mo dito. Meron silang pineapple, yung almost lahat na fruits. Fruits ba yan?
may prune dyan. Pero yung binili namin, yung durian, syempre. Yan kasi yung specialty ng Babaw. Durian candy. Diba? Ang sarap kaya nun. Mayroon nga kaming naabutan dito na mga turista din to. Kasi, ilang van kaya yata. Dalawang van kaya ang nakapila dyan. So, ito sila bumili din ng kanilang pasalubong kay Lula Abon. Mula kay Lula Abon, binaba kami ni Kuya dito sa San Pedro Cathedral. Dahil sa tanghaling tapat na, nagutom na ako at kumain muna kami sa Chowking. Kasi yun lang ang nakita namin mas mabilis ang pagkain dyan, diba? Tapos namin kumain, dumaan muna kami sa Unitop at bumili ng pencil pen at packing tape na kailangan niya sa pasalubong niyang durian na isealed. Sa sobrang init, si Josie naman ay nagmamadali na pumunta dyan sa plaza at maghanap ng maupuan niyang may lilim. Ako naman ay nagbibidyo-bidyo dito sa plaza ng Davao City. Dito kasi sa banda rito, ayan o, dyan ang City Hall ng Davao City. At sa tapat niyan, o sa... dyan o, sa tapat, ayan o, dyan ang plaza kung saan dyan si Rizal, Jose Rizal, nakatayo. So, ayan, niikot-ikot ko muna yan dyan. At nagpa-picture-picture din dyan ako sa tapat ni Jose Rizal. Para mayroon naman akong souvenir dyan. O, diba? So, ito, ang ganda ng kanyang plaza dito sa likuran ni Jose Rizal. Ayan, o. O, ayan si Jose Rizal. Nakatayo. At, magpa-picture nga muna dito. Selfie-selfie nga. Dito tayo sa front ng City Hall ng Babaw. Kita natin dito ang durian. Ang mga black sa paligid dito sa front ng City Hall nila. Habang naghihintay kami ng sasakyan ng taxi, dito kami sa tapat ng City Hall. Tanda pala ng view ng City Hall dito. Ayan. Ayan, plaza, napalinis. At kagandang tingnan kung dito pa sa tapat nitong City Hall nila. Sa wakas, nakasakay na rin kami ng taxi. At babalik na kami sa aming tinitirhan doon sa Traveler's Inn. Dinadaanan namin papunta sa Traveler's Inn. Na ang ating makikita habang kami ay naglalakbay o pauwi na sa aming tirahan. Thank you.
Ayan, nakarating na kami sa Traveler's Inn. Kakain siya ako ng durian na binili ko kanina sa magsaysay. Ngunit, hindi pala pwede na magdala ng durian sa loob ng room. Kasi, pag umalis daw kami bukas, magbabayad kami ng penalty kung mabaho ang room namin ng durian. Kaya, around 4 PM, pumunta kami sa Trade Mall at bumili ng ayan, air conditioner para magiging mabango ang aming room bago kami umalis bukas. Maaga kasi kami uuwi ng Iloilo at gusto naman sa Manila. Ayan, natatatuwa ano, kasi malaki kaya ang penalty, sabi ng boy. 2K daw, para ka lang nag-smoke ah. Kasi yun, baho talaga ng durian, diba? Since mag-aalasin ko na rin, minabuti na lang namin na kumain dito sa Surf and Fox ng aming panghapunan. Salamat sa inyong pagsubaybay kay Kuris Kuris Vlog. Mayroon pa akong 3 vlog na dapat ninyo, na pwede ninyong hintayin o abangan kasi masaya yon. Mga nakatutuwang experience na nangyari dito sa Davao. So, sa mga supporters ko dyan, sa mga nag-aabang ng aking mga videos, thank you so much sa inyo. Maraming maraming salamat sa panunood ng aking mga vlogs. Sa mga subscribers, thank you so much. At sa mga abangers ng aking mga videos or YT channel.